Good day mga bossing. Pasensya na kung medyo matagal akong nawala kasi naging busy lang nitong lockdown. So, yung last upload ko, sinasabi ko na mag-update ako pag meron na akong engine cover. So, ngayon, i-review ko na lang kung ano yung mga ikinaganda at saka kinapangit visa na experience ko. So, unahin natin yung ikinaganda. So, makikita naman natin na pumorma talaga siya. Dagdag pugi talaga siya sa alaga natin. Tsaka yun dito kasi, yung araro niya, dito. Diyan kasi sinasalo yung mga putik, mga bato-bato. So, laking tulong talaga siya. So, yun. Punta naman tayo sa mga kinapangit niya. Yung dito, yung mga tornilyo niya, ang dami niyang tornilyo. Andyan pa, may mga tornilyo pa yan sa loob. So, kung magbabaklas ka, dagdag oras siya. Dagdag hassle siya sa'yo, lalo na't kung kunwari, magtatanggal ka lang ng spark plug. So, babaklasin mo talaga lahat at ito, para lang makuha mo yung spark plug. So, diba, dagdag hassle yan. Pangalawa is kung magwawashing ka, kunwari magpapaligo ka, babaklasin mo naman to kasi para malinisan mo yung loob. So, yun yung mga kinapangit niya. Yung nagmamadali ka, ubusin pa niya yung oras mo. So, yun. Dagdag pa is yung dito. Pakita ko sa inyo. Yung dito kasi, kung makikita nyo, naka-stainless elbow na ako kasi yung stock elbow ko, kinakain na ng kalawang. So, yun. Pero makikita nyo, yung muffler niya, yan, stock pa rin yan. Pinarepaint ko lang. So, balik tayo dito sa elbow. Yung iba kasi, kung may nakikita kayong mga naka-big elbow, dito, kung may engine cover ka, hindi mo yan magagamit kasi sagad na siya dito. Yan ang sumasayad na. So, kung big elbow to, mahihirapan na siyang ikabit. So, yun yung nakapangit. Pero sa akin kasi, stainless siya, pero yung size ng elbow niya, same lang ng size ng stock elbow. So, walang problema sa akin. Yan yung isa sa kinapangit. Kung magpapabig elbow ka, pero kung stock lang, walang problema. Next is dito. Dito siya sa tag dito. Yan. Kung makikita nyo dito, pudpud na yan. Kasi hindi maiwasan na may biglang lubak, lalo na di makabisado yung lugar. So, yun. Yun yung mga pinapangit niya. So, hindi ko siya marirecommend sa mga long rides. Kung mag long rides kayo, mainam na tanggalin nyo na lang to. Kung hindi nyo kabisado yung lugar. Kasi baka mamaya may biglang lubak, o kaya mabato, o kaya maputik na daan. So, mahirapan kayo. So, mas mabuti kung tanggalin nyo na lang para walang problema. Kasi kung ito, maputik, mabato, parang naka-lowered ka na kasi dito eh. Kasi dahil dito, parang naka-lowered siya. So, yun. Buti tanggalin nyo na lang. Mas mabuti yan. So, yun lang yung mga na-experience ko na mga pinapangit tsaka kinaganda. Hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili. Sa akin nga, hindi ko tinanggal kasi nagagandaan ako eh. Tsaka hindi naman ako lagi naglo-long ride. Ginagamit ko lang itong alaga ko para sa trabaho, namasyal, ganun. Pero yung malapitan lang. Tsaka yung alam ko yung daan. Sabisado ko na. Basta sinasabi ko sa inyo na mas dagdag pugi pag may bilitan kaya. O, diba? So, hanggang dyan lang muna mga bossing. Hanggang sa susunod. Salamat. Alam.